Ang sinasabi nilang 20 pesos per kilo, para mangyari po yan, structural changes talaga ang kailangan mangyari. So hopefully, we will do our best to do it as quick as possible, but these things take time. In a press conference last weekend, sinabi po ni Speaker Martin Romualdez na papaspasan ng kamera ang pagtulong na makamit yung 20 pesos per kilo na mithiin ni PBBM, yung rice, yes, and po, yung war on drugs, at ang pagpapatuloy ng mga programa para po sa matugunan yung problema natin sa kawalan ng trabaho. Ano yes, masasabi mo doon, sir? Well, totoo naman ang sinabi ni Speaker, at alam naman natin na kaya na nga po ang ating Pangulo naging Secretary para sa Agrikultura, dahil isang napakalaking prioridad yan para sa kanyang administrasyon. Ang sinasabi nilang 20 pesos per kilo, para mangyari po yan, structural changes talaga ang kailangan mangyari. So hopefully, we will do our best to do it as quick as possible, but these things take time. Sir, Maharlika Investment Fund Act, isa po rin kayo sa mga nagsulong niyan, yes, dito po sa mababang kapulungan. The President will be going to Malaysia. Anong inaasahan mo, sir? Dudugo kaya ang mga investors para suportahan ng MIF? Well, yan naman lagi ang hinahanap namin kapag pumupunta kami sa ibang bansa, ay makipag-usap sa ating mga kaibigan sa private sector, sa ating mga kaibigan sa gobyerno, para naman makakuha, hindi lang ng mga investments, kundi best practices. Malaysia is not really the best example, given the fact that their sovereign wealth fund was a failure. And there are many reasons for that. Pero nung pumunta po kami sa Singapore, sa Japan, sa mga iba't ibang bansa, ay doon talaga kami naghahanap ng mga best practices ng mga investors na mailagay natin sa Maharlika Investment Fund. Ang tip naman natin sa Malaysia, ang tip ng ating Pangulo sa Malaysia, ay ginawa niya, dahil of course marami tayong OFWs dyan, pero sila ni Prime Minister Anwar Ibrahim ay matagal na po magkakilala. Matagal na po sila magkaibigan. So hopefully there will be a lot of benefits that will come out of that trip. And hopefully we'll have a lot to look forward to.